morning to all of you mga ka-faith. We're glad for this another new day. And be reminded, pang 17th day na po natin today for our Lent fasting. At huwag kalimutan ang ating Lenten folder. Ito po yung akin. Yan, nakalagay po sa likod yung aking nasa-save. And then, ilalagay po natin sa ating envelope. Save, save! Para ito po'y dadali natin sa ating Easter Sunday worship at isasama natin sa ating offering. Yan, salamat po. And today is another opportunity to listen to God's Word. Yan, stay with me hanggang matapos. Kindly like and share this video of mine. Kayo po ay nasa si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. I'm Deaconess Irene Lagahit Goya. I'm your devotional leader for today! Separate me now.
Tayo po ay manalangin. Sa kagandahan ng panibagong araw na ito, tunay na kinikilala po namin, O Diyos, at pinagpapasalamat po namin dahil ito'y mula sa iyo at bigay mo po sa amin. Kinikilala rin po namin na ikaw po ang siyang mangungusap sa aming kalagitnaan. Itago mo po ang iyong abang lingkod upang ikaw ang siyang marinig, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng pangunawa sa bawat isa amin upang maintindihan po namin ang mensahe mo sa araw na ito, sa umagang ito, Ama. Sa iyo po ang mataas na papuri, ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang title po ng ating message for this morning, The Lamb Who Transforms. Scripture reading ay mula po sa Book of John, John 1, verse 29 to 34. And it says, "The next day John saw Jesus coming to him and said, 'There is the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I was talking about when I said, a man is coming after me, but he is greater than I am, because he existed before I was born. I did not know who he would be, but I came baptizing with water in order to make him known to the people of Israel.' And John gave this testimony, 'I saw the Spirit come down like a dove from heaven and stay on him. I still did not know that he was the one, but God, who sent me to baptize with water and said to me, "You will see the Spirit come down and stay on a man. He is the one who baptizes with the Holy Spirit." I have seen it," said John, "and I tell you that he is the Son of God." At ang key verse po natin ay yung verse 29, yung "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." In this text, especially in verse, yung ating verse, yung key verse natin, dito ginamit ni Juan yung pang-apat na ipinangalan niya kay Jesus, the Lamb of God. Lambs were required as a yearly sacrifice for all Jewish families. Celebration ito ng Passover. When lamb's blood covered the doors of Israel and allowed God's judgment to pass over them. Yun po ay mababasa nyo sa Exodus chapter 12, verse 22 and 23. In Isaiah 53, verse 12, predicted that the Messiah would bear the sins of many. The connection to Passover is the primary reason. Jesus is referred to as the Lamb of God. John the Baptist was the last and the greatest of God's prophet of Israel. At siya ang napiling maghanda ng daan at sumisigaw sa ilang, "Make straight the way of the Lord." At sabi nga sa buong kwento, he heard the voice of God from heaven declaring, "This is my beloved Son whom I am well pleased." At nakita niya ang pagbaba ng banal na Espiritu sa anyo ng isang kalapati. Ito ang sign at katunayan na si Jesus ang ipinangakong Mesiyas or Messiah and Redeemer of the world. Taon-taon noon,
innocent lamb ang nagiging offering. Pumipili sila upang maging representative ng kanilang sacrifice. Bago mangyari iyon, sinusuri muna ito at tumatagal ng 4 na araw upang siguraduhin na without spot or blemish o kahit anong hindi maganda sa magiging handog nila upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. We don't have to get very far into the Ten Commandments to realize how we often we've broken them. Diba po, maraming beses nating nabubroke yung utos ng ating Panginoon. Aminin man natin o hindi, nagkakaroon tayo ng mga idols, yung ating puso ay may mga unworthy loyalties. Whether we have served anything or anyone other than God, hindi man ito nakikita, ngunit alam natin, alam ng ating Diyos ito. Whether we have murdered, committed adultery, stolen, nag-lie tayo, hindi naman ito alam ng tao na nasa ating paligid. Ngunit di ito nalilingid sa ating Panginoon. Ang lahat ay lantad sa Panginoon. At kung alam natin ito, sa ating pagsisisi, tayo rin ay tunay na iiyak natin ito tulad ng ginawa ni Isaiah sa chapter 6 verse 5. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. Patuloy tayong nagkakasala. We would like to claim ignorance as an excuse. Pero mas pinili natin na huwag siyang hanapin. Okay? O minsan lang natin siyang hanapin. Samantalang in Romans chapter 1 verse 20 ay nahayag na mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan, walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Wala na tayong maidadahilan pa. Okay? Ang kawalan ng kamalayan o hindi mo alam ay hindi magandang depensa sa Diyos na nangakong ikay makakasumpong. So we are left with our guilt, stuck with in our habits, and insisted that we're only human. Yan po yung lagi natin sinasabi, tao lang ako. Nalilimutan natin na tayo'y may divine image na ipinagkaloob sa atin, nang lumikha sa atin. We are desperate at pinahihirapan natin ang ating mga sarili. Here's the good news, mga ka-faith. Ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon ay walang bahid na anumang karumihan. Isang perfect remedy ang ibinigay sa atin. The source of life grew up specifically for an appointed time of death. Jesus was resolved in His purpose. He insisted that He must suffer and be killed. Mula po sa Luke chapter 9 verse 22, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhayin ng Diyos. Ang lahat ng ito ay nakatakda at magaganap. Ang lahat ng ito'y plano ng Diyos upang tayo ay sagipin, iligtas sa ating pagkakalayo, pagkakahiwalay natin dahil sa ating pagkakasala. Pero bakit? Bakit dapat maganap ito? Because the cost of our rebellion had to be paid through our Jesus Christ. The tide of sin had to be reversed. Tayo'y pinalaya na. Death had to die dahil ang dala ng ating Panginoong Jesus ay buhay na walang hanggan. Take a look at this. The cross did away with the penalty of our sin, but it is more powerful than a legal decree. It actually cleanses us of our sin. It removes guilt and transforms lives. It leads to resurrection or new life. Jesus became the Lamb of God who takes away our sins and the sins of the world. And if Jesus is in your heart, in your life, He will transform you. He will transform us to be like Him. Praise God. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God,
Hallelujah, Lord Jesus. Tunay na nagpapasalamat po kami dahil ikaw po ay may malaking role na ginampanan para sa aming kaligtasan. Kahit ikaw po ay naghirap, O Diyos, ito po'y iyong tinanggap upang kami po ay magkaroon ng maayos na relasyon, connection sa iyo, Panginoon, upang kami ay makaabot sa iyong kalwalhatian. Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig na walang katulad. Dalangin po namin, O Diyos, na sa bawat araw ng aming buhay ay tunay na masunod ka po namin, Lord God, yung nais mo, yung iyong ibig, Panginoon, gabayan mo po kami dahil hindi po namin kaya sa magitan lamang ng aming mga sarili. Kami po ay imperfect, Lord God. Kami po ay nagiging weak, kami po ay nagkakasala, kami po ay nagiging mahina sa harapan mo, Panginoon. Pero kinikilala po namin, O Diyos, na ikaw ay makapangyarihan at maari mo kaming baguhin kagaya ng aming narinig na aral ngayon. You will transform us, Lord God. Yun po ang aming aasamin, yun po yung aming laging hihilingin sa iyo, O Diyos, sa patuloy na paggabay mo po sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong buhay na nagbabago, Lord God. At alam po namin, hindi ka pa po tapos sa amin sa bawat araw. At patuloy na nanaisin po namin na magpabago sa magitan mo, O Diyos. Lord God, dinadalangin po namin ang aming mga kapatid ngayon na nasa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang lugar, Lord God. Nakasama po namin, Lord God, naririnig nila o narinig nila ang mensaheng ipinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Patuloy na ito po'y maging lakas nila, maging hamon, Panginoon, na laging kumonekta sa iyo dahil wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Yes, Jesus, samahan mo po sila sa lahat ng kanilang gagawin sa buong maghapon na ito. Ikaw po ang siyang maging lakas nila. Ikaw po ang patuloy na maging kagalakan po nila sa lahat ng kanilang gagawin, O Diyos. Magbigay ngiti ito sa iyo. Salamat po, Ama, at dalangin ko po, O Diyos, na kung meron po silang mga nararamdamang hindi maganda sa kanilang katawan, in Jesus' name, Lord God, touch them, in Jesus' name, Lord God, bigyan mo po sila ng kagalingan. Salamat po, Ama, hindi lamang sa physical, Lord God, even, Lord God, sa puso, sa kanilang isip, sa kanilang pinagdaraanan, Panginoon, patuloy na ikaw po ang siyang maging katugunan sa lahat ng ito. Salamat po, Ama. Naniniwala po kami sa iyo. Nasabi mo, Lord God, whatever things we ask in prayer, believe that you receive them and we will have them, Lord God. Pangahawakan po namin ang pangako mong ito. Salamat po, Ama, sa iyo po ang mataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Hello po, shout out po tayo ngayon para bigyan ng pagbati yung ating mga viewers, yes, to all our avid viewers, yan, na tumatangkilik ng ating devotion. Sweet hi po sa inyong lahat. Hi to Jeneline Sidutan, kay Dr. Jen, Rodora Balino, Daisy Araos, Imelda Doroni, Ana Ligo, Asuncion Pauni, Lourdes Bides, Stan Norig, si Ate Zelna De La Rosa, Tess Heron, at ang aking biyanan na nanonood din. Yan, nagde-devotion with us, si Nanay Lourdes Vioya. Hello po. At time for our birthday celebrator na pagbate. Yan, mula po nung Sunday kahapon, happy birthday kay Ate Remy Santos, Remedio Santos, happy birthday po. Marcus Gaviola, Reynaldo Asuncion, Jocelyn Ripuela, yan, happy, happy birthday po. At ngayong araw na ito, March 13, Monday, Norgeline Lemmy, Teresita Tabili, Jorgeline Cristobal, happy, happy birthday po sa inyo. At syempre, batiin din natin, happy wedding anniversary. Kahit na medyo late na, ibabatiin pa rin po natin si Ate Remy and Kuya Beer Santos. March 10 po, sila po ay nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. At noong 11, ang aking mama at papa, Rudy and Nancy Lagahit, happy, happy wedding anniversary po. At today, na, nagsa-celebrate fresh na fresh, ang ating Reverend Jericho and Jehan Ong. Yan, happy anniversary po sa inyo. The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. Yan. He will
quiet you by His love, He will exalt over you with loud singing, according to Zephaniah chapter 3, verse 17. God is creator of the world, and He created you too, di ba po? He is mighty and has done much for you. This verse reminds all of you that God does for you, He comforting you and rejoicing over you. Happy, happy birthday and happy wedding anniversary. Yan. Happy, happy birthday and happy wedding anniversary to all of you who are celebrating today. God bless you all. Ito po yung para sa inyo. It's time to say goodbye for now, mga ka-faith. See you again next Monday and every day. Please subscribe to our YouTube channel, NakshiMCPH, and hit the notification bell to get notified when we post new videos. And if kayo po ay nabibless sa ating ministry ito, maaari po kayong magpadala rin ng kahit anong support para po sa marami pa nating proyekto dito sa ating church. Makikita nyo po sa ang ating video account number and GCash number narito po sa ating screen. Maging daluyan po kayo ng mas malawak na gawain para sa ating Lord Jesus. Maraming salamat po sa inyong lahat. Umagang kay ganda, si Jesus ay kasama. God loves you, and so do I! Jesus ang kasama.